Bye guys. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Char! So for today's video guys, we are going to answer a Q&A na naman ulit. Ayan. So actually guys, nag-post ko last day sa akong Facebook account. Add me on Facebook at Lester Diana De La Cruz. Og ay mga ni-comment guys na ni-ask og question. Kabana na po sa manok for today's video. So sorry guys. So bisag init ang panahon laban. Nice kay diri guys og what? Oh, nice kay diri lightning. Ayan. Kita kay mga sumpa sa mukha. Ayan, so ang mga comment guys is shout out to Ben Gaspar Rosales Rosario, to Michael, to Hart Alberio, to Marilyn Esquadro, to Francis Hi Ama, to Jeffrey Ferolino, to Brian De La Serna, and also hi babes, and to MG Canietti, hi Bebens, and to Ruo Chino Ninyo. Ayan, so our first question guys, ang atong tubagon karon is ang question ni MJ Canietti. Hi Bebens. So ang question diri guys is, what is the most important lesson you've learned in your life? So the most important lesson that I've learned in my life guys is to stay strong despite of everything, despite of depression, anxiety, and everything about problems. You should be strong always. You should learn to be, how to be brave, how to be strong, how to be optimistic. You should learn how to be yourself all the time. And you should learn, take a rest kung gikapoy, pero never mo surrender. Ayan guys. So mo nang never mo surrender guys, kung gikapoy mo pahuway lang, pero never mo surrender sa life. Life must go on. So lesson to learn is, I'm siguro guys, you should be contented kung unsay naa nimo. Do not wish for something and do not force everything to come faster. Like, it's all in process guys, it's all in God's will ang ginuray ni balustanan. So ato na siyang iampo kay ang tanang butang naas kamot sa Ginoo sa atong pangayoon niya guys. Ato na i-pray nato na siya sa atong Ginoo, and then ayar nang ihatag nato guys. So lesson to learn to be strong, yes. Muna akong lesson na na-learn, MG Canietti, ayan. Actually, dahan pa akong mga learnings, pero mostly muna akong na-learn is to be yourself always. And to be contented kung unsa ka, unsay naanin mo. And pray for more about your goals also. Kay mo abot rasyon na siya. So thank you for your question. I hope natubag na ako imong question og tarong. So shout out sa MG Canietti. Hi Bebens, I missed you. And also, our next question will be from Brian De La Serna. Hi babes! So anata ka dyan babes, kaya wana po'y live ban sa gihulngan. Pasensya na mo guys kung bana kayang manok, kaya bana dyan kayang manok sa gawas guys. Ayan. Kung saan pinaka the best nga nabuhat sa nimo, family and friends? Ang akong nabuhat sa kong family guys is to provide them. That is the best thing akong nabuhat nila, to provide them, mostly sa financial. Yes, kahit tungkol sa kong part-time job, nakasupport ko nila og financial. Mostly, katang si mama sa una, nagkasakit-sakit siya until namatay si mama, nagkikuan siya sa Ginoo. So, I provide her everything. And even sa paglubong ni mama, sa paghayaan niya ako may niya gasto, akong trabaho, ang sweldo na ako sa kong trabaho, may akong igasto ato. So, I'm just so proud of myself, how I doing my best to my family. To my friends also, siguro ang mga nabuhat na ako nga the best akong friends is to be real for them. To be a real friends ra gyud. Being a real friends guys is the best. You shouldn't be fake. Kay kung mag-fake-fake ka, kung peke ka, peke. Wag kita ayaw na guys. So, dapat fair imong pagtagas imong friends. Wala kay gipalabaw. Dapat fair imong pagtagas sa friends. So, murag-mura na akong ika-answer ni mo babes sa imong question kung unsa ang pinaka-the best na nabuhat na ako sa akong family and friends. So shout out sa your brand sir, na see you soon babes, I missed you. And also let's move on to the next question. So the next question is from Ruo Chino Ninyo. Hi Ruo Chino Ninyo, ang pinakamachong friend ako sa Facebook. Charis. Nga nung masakitan ang tao? Pa shout out na lang po. Ha 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 ha. Nga nung masakitan ang tao?
Kaya kita nga tao guys, gihimutang na yung kasing-kasing. Huwag nga itong kasing-kasing guys, na siya itawag nga emotional. Emotional damage. Charis! Emotional damage. ML. Dili guys, kanang nga siya gitatawag og emotional. Nga atong emotion is to change on something dayon. Ayan, once that our emotions will be changed. English pa ka, like ko for today's video. Ano English hero mo kurong adlawa? Actually guys, ang Uber pa ko kayo dito kung Kalamba gabi nila ago. So, happy fiesta soon sa Kalamba nila ago gabi for the first time. Og enjoy raman ng guys, bisag na yung mga, mga gubot, kaya yung mga nag-wild laban. So, medyo lutang guys, atong mata medyo duka pa. So, padayon gyapon ta, laban. Back to our topic guys. So, ano masakitan ang tao? Masakitan ang tao lagi, kina siya kasing-kasing, na siya emotion. Emotion change so easily. Kabanat na po sa manok. Pangpat yun ang manok. Charis! Charis, joke lang. Muna guys, ang atong emotion dali siyang mo-change. And atay kasing-kasing. So, atong kasing-kasing guys, muna siya nakatawag emotion. Ayan. So, muna masakitan talaga. Namatay emotion. Kung atay emotion, atay kasing-kasing, hindi kita masakitan. I hope so! Na-answer na ako ang tarong imong question. Ruchino. Shout out ni mo. Bruh, yeah bruh, kayo macho kayo og profile oh. And let's move on to the next question. Ang next question is from my ama, yes. Francis, grabing siya ka na sa question. Kaban hagid sa manok for tonight's video. Charis. Deserve ba nato ma-discriminate ma? Pa-shout out na lang po. So shout out Francis. So deserve ba nato ma-discriminate as the part of the LGBTQ+. I'm siguro normalized na lang yun nga i-discriminate ta. Yes, kaya mga tao, di na to na ma-force. Di na to sila ma-force na irespeto ta. Di na to na sila mapugos na irespeto mi, bisag bayot mi, irespeto mi, bisag bisexual mi, irespeto mi, bisag tomboy mi, irespeto mi, bisag umsalan mi. I mean, we can't force people to force sa mga tao guys. Dili ta kabira sa mga tao na irespeto ta or dili ta nila i-discriminate. Ang discrimination guys, always gina na siya. Mostly na itong mga LGBTQ+, sige itang i-discriminate, nga bayot daw ta, salot, nakainos bagyo, sa linog, sa mga bagyo, mga baha. But in fact, it is wrong. It's a mistake. Why? Kaya itang LGBTQ+, kita mo naghatag, o colorful sa itong kalibutan, kita mo nag-color sa itong kalibutan, kita naghatag, o kaanindot sa itong kalibutan, kay mostly we're always sending a good vibes to all the people. Walot na ama, once murampa na mo sa stage ang mga tao maghigyaw sa kalipay. So, nagpasabot nga, banhaan yung manuka! Shares! Ayan, so, okay ra, discriminate na nila. Siguro, normalize na natin discriminate kita. Murag, kita ta na mga LGBTQ+ member na naka-try na tag-discrimination, mga pagsaway, mga pangnamastamas, mga pambubulas. Ayan, so, makaingon na lang tayo, normal na lang. So, deserve ba nato? Dili unta nato deserve, di gid nato deserve. Even sa dili pa ka members sa LGBTQ+, kita mga tao dili nato deserve na discriminate tanan. Kaya parehara tang tao, pero ang mga mata gusto guys is nagtan-aw ra sa gwapo or gwapa, so ang mga bati ma-discriminate kyud. So ang naiapan, ma-discriminate banhaan ni manuka. Shares. So so ang naiapan guys, ma-discriminate gid siya. Ayan. So despite sa hangover, despite sa way tulog, despite sa kabana sa manok, padayon gyapon ta laban. So shout out ama Francis. So dere ang cellphone ama, wala gid nimo ni makuha ama, wala pud ako ni mahatag. So shout out Francis. Ayan. So next question is from shout out to Marlene Banhaagis Manok. Marlene Esquadro. Ang question ni Marlene Esquadro kay nganong wa ko piliag gibuhat man ta nako tanan. Okay. Nganong wala ka piliag? Nganong wala daw siya piliag guys kaya na kanong gibuhat ang tanan. So siguro bisag man kayo ta atong gibuhat ang tanan kung wala pud siya masakto sa kung sa may hilig or gusto niya sa imong gibuhat, wala gihapon. Okay. For example, like gihatag nimo tanan niya. Nya wa siya mangay sa imong gihatag, wala siya makontento sa imong gihatag. Ug na yung mga taong di makontento guys, bisag gihatag pa nimo tanan. So makaingon gid ta nga kulang pa. Kabalo kas ang kagalingon nga wala ka magkulang kay imo nang gihatag tanan, pero naagyapay pagkukulang kay syempre wala man gusto niya ma-appreciate.
bisag unsa ka gamay nga butang guys, once ang usa ka tawo kabalong ma-appreciate sa imong gihatag, usa na kana kadakong butang para niya. Ayan, so ayaw ipugos kung imo nang gihatag tanan, okay. Kung di niya ma-appreciate, okay ra japon. Katong gihatag ni mas ubang tawo, ihatag tug hurot sa imong kaugalingon. Ayan. Ang kaugalingon unaha usa ang ubang tawo. Love yourself before others. That is always my advice to you guys, to love yourself, to care for yourself before others. Atong unahon, atong kaugalingon usa ang ubang tawo. Ayan. So let's move to next question. Shout out to Heart Alberio. Ang manok nga banha, charos. Heart Alberio, iyang question guys is, what is your biggest fear? So unsa akong pinakadakong gikahadlokan, ang kamatayan mo na siya kung pinagi ka na hadlokan. Kaya syempre, bisag kinsa naman, di ba? Mahalok kung kita mamatay. Sila manok, kaya pati yung tika, charos. Syempre, ang kamatayan guys, muna itong pinaka-main nga gikahadlokan. Kita mga taong buhi, ipamalo kita mamatay. So, muna akong pinaka-biggest fear. Mostly na pa ako yung mga ghosts, mga dreams, mga pangandis kinabuhi. So, need pa akong mo survive, need pa akong magpaka-strong para sa kong pangandoy. So, yes, my biggest fear is death. Ayan. So, thank you for your question. I hope na-answer na ako siya darong Heart Alberio. Shout out ni mo. And of course, let's move to the last two questions from Ben Gaspar Rosales Rosario. Hi, Ama! Shout out to Ben Gaspar Rosales Rosario. So, yung question, guys, is very serious. Nganong nauso ang bulag nga pwede raman unta mo stay? So, nganong nauso ang bulag nga pwede raman unta mo stay? Siguro nauso ang bulag kay walay taong mo stay. Nganong pwede raman, nganong magbulag pa man nga pwede raman taong mo stay? 2,000 years later. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Let's continue guys atong Q&A kahapon. Kay nahunong siya guys. Kay lagi akong cellphone nga iPhone is nag-need siya temperature nga ma-cold siya. Kay kahapon guys, nakainit sa adlaw. Diba kahapon halagi kong vlog tungod sa init sa adlaw. So, nag-need siya og temperature nga ma-cold siya balik. So, mo to na-stop akong vlog kahapon. So, ayan. So, good morning everyone! Hi guys! So, medyo lutang gihapon ta. Kay nilaag na puta gabi for the second sa Kalamba, ayan, for the Kaldagan Challenge. Shout out to Michael, to Jack Jack Youthon, and to Francis, to Gigay, hi Amas, mga gwapa kayo magabi. Siyempre sa mga silingan akong kajam gabi, ayan. So guys, there's more 3 nights to go para disco gyapon. Napay tulo ka nights guys nga disco. Actually 5 days ang disco sa Kalamba. Ayan. So, I'll see you all there. But for today's video guys, pasagutay tulog para nga po sa itong pag-vlog. Magparay kong answer sa last two questions. At ang last two questions cards nga nabilin is from Ben Gaspar Sariu og ni Jeffrey Ferolino. So, atong i-continue ang question ni Ben Gaspar, ayan. So, ang question to niya diri is, nganong nauso ang buwag na pwede raman unta mo stay, ayan. So, as what I've said, last day, nga wala nauso ang bulag, siguro nauso ang bulag tungod kay walay taong mo stay, ayan. So, kung naguri taong mo stay na to forever, siguro ang bulag medyo makuaan siya o gili kay siya mo common or mo uso. Pero makain mong gutang uso guys, kay siguro based on your experience or based experience sa uban, sige ra sila ka broken heart. Only love can hurt like this. Ted, or sige ra sila gibulagan sila mga uyab mo, nakaingon sila nga uso kining bulag sa kay ako sira kong bulagan. So para niya uso to siya kasi may siya kabulagan, which was a lesson to learn nga dili magdali when it comes of love. Dita magdali guys, kaya ang gugma maabot ra na, mas may itong gugma gikan sa Ginoo, mas may itong gugma nga plano gikan sa Ginoo, kay dili gina siya maputol. Ayan, so no matter what, just trust on the process and wait for the right time. Ayan, so I hope na-answer na kong tarong imuhang question. Shout out Ben Gaspar Rosales Rosario, ang itong famous sa Facebook nga part sa LGBTQ plus member also. Hi, I'm see you soon. I hope magka-jam na ta o makauli na ka diri sa Giholgan City. Ayan, last but not the least, from Jeffrey Ferolino. Hi, Jeffrey Ferolino. Shout out sa'yo, bra.
Ayan, so yung question is, unsay pinakamasakit na dawat nimong istorya as a gay? Ayan, so ang pinakasakit nga istorya nako nga nadawat as a gay, sa una, is katong ingnon ka nga ikinakaingon sa bagyo, sa linog, sa unsa pa na mga kalamidad or calamity nga naitabo sa tong palibot. Namo ibasol sa tanan, kaya kami ko nakaingon, nagpabaliw ko na mi. Also, bati daw kong nawong, daghanda kong bugas. Discrimination is always at me. Kabana sa motor na inmax. Hindi ako mature dag-utok. Sakit to siya sa una nga, ingnon kang inaanak ka, ikinakaingon sa mga kalamidad. But for today's video, for the strong na tayas, for the strong na ang person, hindi na ta madala sa mga story ang inaanak, guys, kaya medyo matured na ta. Medyo ligo na ta, medyo dako na tagpanguna-huna. So kung may anak sila namo, guys, mura na siya kamong isipon as a joke. Nga mo nalang ingnan nga, sige, kami bitaw, ana ba, murag okay na lang mi, kaya anad na mi, immune na mi. So, murag wala na. So sa una, sakitan ko ato, minato sila, but for na, wala na. We shouldn't overthink, malala, bahala mo kung sa iyong isipon. Bati man kog naong or inaani man ko, as long as wa koy gihilabtang tao, as long as wa koy gitumbang tao, as long as wa koy gipasakitan nga tao, as long as nang inabuhi ako akoa, as long as nang kamot ako akoa para sa kong pamilya, to my papa of course, to kami nalang duha, share ko lang. So ano ra laban, it's part of our life to have a discrimination, it's part of our life to have a hard moments, but despite all of that, you should be brave, optimistic, and be strong para malabanan nimo ang tanan. And I thank you. Bisag lutang pero kaya lagi pang mo answer. Lutang kita, guys, kay tonight's tanga straight og lag sa Kalamba, and there's more 3 nights to go. Ayan, so actually, guys, because pandemic mo pa ni pagbalik sa Liscos Kalamba, and then karong gabi kay 8 maron, so 6 7 8 9 10 5 days. So 6 7 humana, pag karong 8 Got Talent, pagka 9 kay Miss, yes, 9 Miss, pagka 10 kay Rave Party featuring Foam Party. Ayan, so parang basaan na naman ito. See you all there, guys. Shout out to ninyo Ingo Nunez, to Jules Cantila, to Jules Bilando, to Mika sa Kalamba, to Atchong, Nair Matthew, and also to isa yung uyab nga si Hanelin Mission. Ayan, grabe ka sweet, sana all. And shout out to all my friends sa Kalamba usab. Shout out to you all there, guys. To Sanji Braba, katong to Louie also, hi Louie. And then kisa pa man to, shout out to I Panton, to Grace Yang Yang Guerrero, to Anwar Sabichado, to Benevol Isaran, to Ate Maribel Isaran, to my auntie Abelin Kanyeti, to my mama, to my iyaan, auntie Abelin Kanyeti, to Glyza Mar Alipan, to my father Joseph Hype Aparer Chares, ang supportadong amahan. And of course, thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoy this Q&A, and comment down below for my next content and for my next talking show. Chares! And guys, so thank you so much. Please subscribe my YouTube channel at Lester's Vlogs, and of course, give me a thumbs up out there. And of course, guys, narutang na jud ko. So see you all sa mga mula, guys. Ayan, thank you so much for watching. Bye.